Magandang araw po mga kabayo. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Ito pong mga berries po sa harap po ng bahay po namin. Ako, manghinog na po, masarap. Mamaya po makukuha ko ang dami. Kagamitan ko na po ng cutter para mas madali pong ani kasi po madudurog. Pero mamimingwit po muna tayo. Marami pong mga estudyante ngayon. Hindi ko po alam kung ano. Para pong pre-autumn break. Bago po ulit mag-start ang school. Doon po sa same lake po marami po dito. Malapit po dito sa tinitirang ko po. Punta tayo, buon doon po tayo mamimingwit. Sana naman itong mga estudyante magpunta doon sa lake. Para hindi ako mabuhay. Joke lang. Rapotan na po tayo. Maganda po panahon ngayon, September 7, Monday. At maaraw. 6 PM po. Ayan po, nandito na po tayo. Medyo high tide po ngayon. Ako. Mas malaking chance po makakuha ko ng malaking isda. Sana naman po. Kasi medyo malamig din pa nang gumigilid po yung mga isda. Pero sa ngayon wala naman pong nagigilid-gilid dito dahil malamig. Sana. Yun. Yun. Nahuli po tayo. Malaki. Ayan po. Ahaven po. Perch.
Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun. Asa na? Malaglang na po yata. Ayun. Maliit. Ito po.
Sarki. Huwag na po tayo, medyo madilim na, saka marami po ang nahuling maliit, kaya lang eh, yung ako po kuhanin, binabalik ko po lahat. Saka medyo naaburido ako sa mga estudyante. Grupo-grupo, parang hindi po pinapractice kayo social distance, kaya na nga po medyo relax po dito sa ulo eh. Hindi na po ganun karami na apektuhan, kaya lang eh, parang wala lang. Hindi na po masyado mahigpit kasi dito yung gobyerno eh, ayaw po kasi nilang saklawin yung freedom o democracy po ng citizen nila, kaya depende po sa place kung ano po yung ika-quarantine o yung talagang community quarantine. Meron po isang place dito pero malapit po sa medyo malayo, sorry, malayo po sa ulo. Pag nakita po ang grupo-grupo, sarap mga pagbabatukan. Oh, buwisit. Kami nga po dito eh, talagang minapractice social distance at ako po eh, puro guban na lang nga po pinupunta. Kahit mga muy kabotit, mga muy isda na ako eh. Itong mga estudyante kasi, ay no. Yung mga grupo na mga punis dati, wala po sa harap ko. Doon po, malapit po doon sa pinamimingitan ko. Eh ngayon po, saka, ewan ko, kami nga dito eh, marami, mas marami po yung nag-iingat kasi po sa matitigas ang ulo dito. First time ko po talaga nakakita ng gano'n na grupo. At kanina wala din po sa isip ko bakit grupo-grupo at masaya. Natawa naman, nakikita ko sila grupo-grupo. Naisip ko kasi sobrang relax dito dahil nga po sa nangyayari. At konti lang po yung na-apektuhan. Kaya sobrang relax naman. Siyempre nagwo-worry din po yung mga iba. Uwi po sila sa mga bahay po nila, di ba? Hindi na naisip yun. Ayun ako. Ang sarap sungak ng hindi siya. Tsaka lang po yun ah. Ayan. Ito po yung dalawa nating nakuha na perch. Dapat po marami. Kaya lang malilit lang nga po eh. Pero ito syempre medyo malaki ka. Pwede na po ito. Mga 10 subo ng kanina po. Ilalagay ko po sa freezer. Pagdating po kasi na winter, mas mahal po talaga dito ang isda. Nako. Grabe po mga presyo dito ng isda, lalo na pag winter, kaya pag summer po talaga, nag-iipon po talaga ako ng mga pang-ulam. Para ano yung gustong lutuin, di ba po, ang laki po na natitipid ko. Marami po sana ka mahuling yung malaki, kaya alam yung mga estudyante, ako, ang sarap ihagis isa-isa sa ilo. Grupo-grupo. Iba nga pong mga nagdadaan, syempre na rinig ko po nagbubulong, para nga daw po walang respeto sa iba. Eh, syempre ay nasabihin na natin nagdadaan po sa adolescent stage. Pero mga 18 to 20 plus na rin po yun. Mga ano na. Mga matitigas na rin po yung mukha. Yung napisip mo, tara mga wala po tayo ng berries. Ayan kasi nga po, hinug na. Pag hinugot ko po sa tangkay po yung mga berries, madudurog. Kaya gagamitin ko po itong cutter. Para mas mabilis po yung pag-anin natin. Kasi alas 8, wala na pong mga bata na pag-alagal. Saka medyo humahamog-hamog din eh. Ngayon po hindi. Kaya hindi na po makakalabas din yung mga bata. Hindi na po nila palalabas. Inalalabas kapag mga gantong oras. Yan. Tara, manguha na po tayo. Medyo madilim na po. Past 8. Kaya bilisan po natin pagkuha. Medyo maaga. Ito po. Gagamitin ko po cutter. Kaya mas hanog na po eh. Diba, hindi na po natin hihiklatin. Yung mga kapitbahay ko po, nahihiya eh. Tinitignan-tignan lang po ako eh. Kaya siguro tinitignan-tignan ako. Nunahan ka.
nunahan na naman kami nitong walang hiyang to. Lahat na lang ginawa ng gubat yung balkon, pati mga prutas ng mga time sa pagilid-gilid. Ito marami. Mapapabilis po tayo ng makapuno nito. Ito po, ano, parang ubas na maliliit. Narinig niyo po, pag bumabagsak po sa timba, eh talagang malambot na. Ang lasa na po nila, talagang ano, lasang duhat po eh. Lomboy sa iba. Ganun po talaga lasa. Sarap. Yung ano po, yung unang nakuha, hindi pa po pala hinog yun. Ito pala pag hinog, duhat na duhat po ang lasa. Tapos maliliit lang po yung buto. Ito po, iniwan ko po yung dahon para mas maganda nga po yung ganito eh. Parang pinupurun nyo po itong tanim, mas magkaroon po ng sanga. Kasi pag hinihiklat po eh, minsan yung mga bata pag hinihiklat, nasisira po yung mga sanga eh. Ibang bata gusto, ibang bata ayaw. Kasi nga po parang doon may konting bakla po ang lasa. Sarap pa ganito, no? Biruin nyo po eh. Hindi lang nila gusto lasa, pero sa akin okay na okay po, para po talagang duhat. Mas gusto ko po sa akin, mas gusto po kasi nila maasim sa matamis. Yun po, pag mga berry po. Bilis po ng anin natin, ano? Ang ganito naman po ang mga tanim sa bakuran eh. Kahit na nangungupahan po kayo o community, Homeowners Association eh, mas mapakikinabangan po, diba? Bigayan po kasi dito eh. Hindi po tipo dito yung na ito naman isa na to. Diyan may kapit bahay natin, lahat na lang hinihitlat. Hindi po ganito. Dito wala pa silang pakialam kung ano pinagagawa ninyo. Hanggat hindi nyo po sila ini-store, basta pamumuhay po nila, okay po yun. Pag lalabas po ako ng bahay, nakikita ko yung mga kapitbahay, hiningitian ko po. Tapos yung ngiti po nila eh, parang may ibig sabihin din. Parang ngiti nila yung ngiting, naku, ito na naman to. Siya pala yun. Malapitan, ganda pala itsura nito, impact nito. Hindi, joke lang. Yan. Ganda po, diba? Ganda. Thank you.
Ayun po, kumpul-kumpul. Ang dami. Sarap po nito. Nung pag kumakain po talaga ako ng berries, ang sarap po ng pakiramdam. Hindi ko po alam. Sabi nga po nila eh, nakakapagpabata po ito eh. Sana bumata naman akong 10 years younger. Hindi sa totoo lang po, parang umatenda ko ng ano, yung inspirational speech, parang gumakain po ako ng berries. Inis na ko po ito, pag damadaan niya po ako dito, inis na ko eh. Nakikita ng ibang bata, pero pag tinignan mo mga bata, sabi nila, eh, bakit ganun si, ikaw nasasarapan kami, hindi. Hindi ko lang masabi na, pag nakatayong kayo ng ito yung dae, lahat, pwede niyong kainin. Natuso ko na. Dal-dal kasi. Ganda po yung ganda kasi hindi rin po na ano. Sana ba yung hirap naman kuha nito isa na to. Yun. Ito yung masarap eh. Yan. Ito po yung pinaka masarap eh, yung gamitin din ng kamay. Yan o. Para po talagang ubas, grabe. Ubas na duwat na pinaghalo. Yan, bilis po, di ba? Yan po yung timba ako. Kunti na lang po, puno na. Ayan po. Dito na po tayo sa loob ng bahay. Ito po yung nakuha po natin. Napakaganda po di ba? Tikman ko po muna. Pili po ko yung malaki. Ito. Para po ano, ubas na duha. Masarap. Lasang duha po talaga. Na walang buto. Ito po yung dinray ko. Makikita po ninyo. Nagkakalaglag na. So may bago na lang po tayong batch. At ito, iniis na ko po rin po yan. Masarap din po ipag-dry.
Pero ito medyo na wala pong konti bakla. Dali lang po ah. Parang matalagin nga po ito sa asin. Yung para sa duhat. Ito wala po taksing butong malilit para pong blueberry. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong araw at oras na lang sa pinalakalabay. Positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!